gagawin natin to, papatungan natin ang linisin ko bike. Patungan ng vice. Kasi kailangan natin gawin yung vice para tuturuan ko kayo mag splice ng wire rope. Kailangan ko yung vice na yung pinakita ko noong isang araw na re-refurbish ko. Grinising ko, tinapon lang yun sa aming kumpanya. At yun, may stack up po yung ano yun. Yung vice na yun hindi mo maikot. Kaya ngayon po gagawin ko. Ayan. Para may tools ako. O tatapon lang, sayang, di ba? Yun, yung aking vice. Ang gagamitin ko lang ay grinder, ito. Brush. Brush at aliha. Ito. Para matanggal yung kanyang kalawang. Tsaka ito, W40. Yan. Para safety. Ayan guys. Kaya po, abangan nyo ang aking mga gagawin. Ito, gagawin kong vice ko para may tools tayong gagamitin sa pag i-splice ng wire rope para tagdag kaalaman nyo. At kung kaya nyo gawin, gawin nyo. At kung yung mga marunong, ayan, tingnan nyo kung tama ang aking ginagawa. Ito. Ito nga pala yung aking in-splice na wire rope. Yan. Ito yung kailangan ko yung tools na yan. Kaya pinulot ko yan para gamitin ko sa pag-splice para turuan ko kayo kung paano magawa ng mga wire rope sling na splicing. Katulad ng ganito. Kaya mga sin-splice ko yan. Kita nyo? Yan. Tuturuan ko kayo nito na iba-ibang sling. Mayroon soft sling. At yun, makikita nyo. Sa mga abangan nyo lang ang aking YouTube channel para yun, marami kayong matutunan sa paggagawa ng mga sling. Ayan. Ito kaya po, huwag kayong kakalimutan mag-subscribe sa aking channel, yung Kaluis World, at yung yan, panoorin nyo po at marami kayong matutunan sa aking mga YouTube videos. Ayan. Mamaya, ito, kailangan kasi itong tapusin muna to. Re-refurbish ko muna yung aking vice na pinakita ko nung pinakita ko. At yan, ito ang gagawin natin. Ito ang abangan nyo. Yan, mga soft roof, manila roof. Yan, tuturuan ko kayo nun pag-splice. Ito. Sige, dito tayo sa paglilinis muna ng ating vice. May lamisa na tayo. Yan. Galing ano, diliyahin ko to kasi ito hindi naikot to, you know, stack up yan, hindi naikot yan. Yan, hindi maikot yan oh. Kasi puro kalawang to, linisin ko unti-unti at nakita nyo kung anong magiging itsura nito. Yan. Yan, puro kalawang yan ano. Dilinisin ko yan. Yan, hindi maikot. Yan na, umpisahan ko na. Thank you.
Yan, medyo may forma na, no? Konti. Yan, pipinturahan pa to ng kulay maybe red or blue. Yan, gaya itong blue. Magandang palambran to eh, down eh. Yan, down yung tatak niya. Magandang klase to eh. Tinapon lang ba naman? And sabi ko doon sa aking kasama, ha, ilagay mo sa pickup ko. Sa youth cut, ayusin ko yun, pagagandahin. Sabi ko nga sa kanya, ay, abangan niya sa aking YouTube channel. Yan. Paano ko re-refurbish ito. Ito, hindi ko na matanggal kasi winelding na nila. Dapat tatanggalin ko to. Kaso winelding nila, pero ito try ko pa rin. Panggalin para mas maganda. Winelding na kasi nila eh. Pwede yung palitan kong talento kasi medyo pod-pod na. Ayan. Nakikita niya. Shout out po ito sa mga taga Malinton, Perth, Australia, at sa aking mga kababayan dyan sa Federer Sugun at dyan sa Cavite, sa Silang, sa Buklod Bahayan. Shout out po sa inyong lahat at kasama ko po sa ICTSI sila Paring Bibot, Boy Jutina, Ferdy, and kumpare ko sa Ingar at sa lahat ng mga kumpare ko dyan sa pier. Yan, shout out po sa inyo. Ah, ito, hindi ko matatanggal. At winelding na. But I try. Kung hindi nyo po na itatanong ko ay dating mekaniko sa Pilipinas. At ngayon po ay, ayoy, naputol na. Ay, ayaw na, winelding na nito. Yan, nilinisin ko. Ate, mag-vlog. Ayan, Justin, yun ang anak ko. Ayan. Tulungan mo ko, Tim. Ito, nilinisin ko lang. Hindi na matanggal yung sa winilding ako. Pwede naman itong palitan ng bago. Kaya lang, ano, pwede pa naman ito. Kasi yung groove niya medyo pod-pod na dahil sa luma na rin ito. Kaya palitan ko, ito winilding na kaya hindi ko na matanggal. So, yan. Pag ano, malapit na, saka ko siya tatanggalin. Thank you.
ng mga brush ko. Ito mga brush ko na po. Nabibili ko lang ito sa Shopmate sa pag-Sunday. Ito, pag naikot natin yan, malilinis natin yan yung kanyang thread. Ayan. Pana natin ayusin yan. Malilinisin mo natin. Nung nasa Pilipinas ako, ang ginagawa ko ay mga transmission, automatic transmission. Kung familiar kayo sa mga automatic, lalo na sa mga truck. Yan, yung Allison transmission. Yan po yung mga in-overall ko ng mga panahon. 1994 hanggang 2009, mula nung lumipat ako dito sa Australia. Ngayon po, hindi ko alam kung kaya ko pang gumawa ng ngayon. Yan. Ngayon, iba na yung trabaho ko. Napunta na ako sa mga wire rope dito sa Australia. May iba ang ating skill. Ito. Although related pa rin sa ating trabaho dahil nagtrabaho ko sa PM. Yan. Kasi sa pier, alam mo naman, basta mayroong wire rope, may pier yan. Yan yung mga nag-lifting ng mga container. Tools. Ito ay inaabot ng grinder, nahirapan. Pero ulit yung isa, pag alam mo lang siya mamaya. Pero natin kailangan mapaikot natin to. Pag hindi natin napaikot to, yari na. Just like. Ito ay mapaikot natin sa yung ating ang ibig. Luluwagin natin kasi stack up to at
kailangan natin mapaikot to para mag-close siya. Yung ating vise. Yan, ah, galing ah. Ewan ko bakit tinapon nila to. Pwede pa naman to. Ganito dito sa Australia. Pag hindi na, wala silang taga mag-repair ng mga ganito. Tapon. Ewan ko lang, gagana pa nga. Parang ayaw mabanti na. Ano nga, mag-grip pa. Yan o, ayos nga mga. Tayo dito. Kaya, kuminisin natin yan. Nandito ako sa aking kubo. Sa kubul. Sa likod ng aking bahay. Ang gagawa niya ito. Uy, sana gumana pa siya. Hindi yata sa sumabay. Come on. Kita niya aking improvise sa table, bench table. Kanina ko lang ito ginawa, kanina kita niya. May stand ako dyan na bulok na. So may spare akong mga plywood dyan na makapal. Mabuwas-buwas na yung kanyang rusty lawak. Aking tawag ito, goal ay ito may mapaldikit to yung layo ng agwat. Sana nga kailangan ko kasi ito para maturuan ko kayo kung paano mag-splice ng wire rope. Ito yung goal natin para sa aking mga manonood. Minute, diba? Tingnan naman. Lagyan natin ang penetrating oil. Subscribe to Calloy's World for more videos.